Hello guys. Welcome to my TV blog. Okay, TV blog, okay, or YouTube blog. Filipino sa America blog in YouTube. Okay, Filipino sa America blog in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel by pressing the red button below and you will be in, and it is all free by clicking the red button below to subscribe to my channel and give me a big likes and make some comment, whether in Filipino or English, regarding this important matter that I'm going to discuss today, the Philippine Independence Day, June 12, 2024, there in Manila with our president, dear president, President Bongbong Marcos Jr., okay? And I would like to greet you, all of you there in the Philippines as well as here in America, U.S. Filipino, Happy Independence Day, okay? Now, sino ho ba ako? Ako po ay isang dating engineer ng PLDT dyan sa Bacolod Exchange. I've been an engineer for 10 years, decade in Bacolod Exchange, PLDT. And until such time that I was able to migrate here in America for the past more than 2 decades as a medical healthcare worker. Ganito po dito, no? Kung kayo ay, ano man ang title nyo sa Pilipinas, pagdating nyo dito, you have to start it all over. Hindi po pwede sabihin na ikaw ay engineers niya sa Pilipinas at pagdating mo dito ay engineer ka rin. Hindi po. Hindi po ganyan. Except for some nursing, kasi ang nursing ko talaga in demand dito. Okay? In demand talaga ang nursing. And I don't know about physical therapy, but it's still the same. If you will be a physical therapy during the Philippines, you could be a physical therapy here in America, okay? Depende ho yan, especially the medical healthcare workers. Or you have to start a new job, you have to start a new career, you have to study again here in America. Eh, ganyan po ganyan dito sa America. Yung U.S. experience count most and U.S. education count most. Okay? Okay. Kaya makikita nyo, dyan sa Pilipinas, pagdating dito, demoted. Maski na sa ibang bansa, ganun din po nangyayari dito. Kaya yung iba sinasabi niya sa Pilipinas na kami po ay mga slave dito. Hindi po totoo yun. The mere fact that we are earning more than 2, 3 times, 4 times, 6 times there in the Philippines ay malaking bagay po yan sa amin. At ang mga benepisyo na matatanggap dito ay iba dyan sa Pilipino. At kailangan ho dito nagbabayad ng tax religiously. Hindi ho pa pwede nga ulit yan. Madaya sa tax, ano? Hindi ho pwede yan diyan. Pero dito merong in return. Kaya marami ho tayong matututuan dito sa Amerika. At yan po ang ginagawa ng ating Pangulo, is to copy all these practices, because our president studied here in Pennsylvania for years. The same with our first lady, Attorney Lisa Araneta Marcos, okay? And our Speaker of the House, Congressman Romualdez, okay? Study here too. Ito po yan, no? Babanggitin ko ang kasalukuyan na ng Pangulong Bongbong Marcos Sr. na malaki ang ginawa sa ganitong Independence Day. Ibinalik niya ang mga kaugalian na ginagawa natin ng Independence Day during nung pamamahala ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. Okay? Kaya meron military, civic and military parade, at ito ang kanyang opening speech. Malaking bagay yun, at napakaraming tao na dumating at dumalo sa Philippine Independence Day dyan sa Quirino Grandstand, Luneta, Manila. Okay, napakalaki yung crowd ang nangyari. Okay, it was a successful event, at kinanta ang bagong Pilipinas na maririnig nyo pagkatapos dito. Okay, at ito po ang papakita ko muna mga ikling panunumpa message ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? Magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa inyong lahat.
126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asya. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran. Tama ang sinabi niya. Ang kalayaan, freedom is not free. You have to work for it. Ganyan o. Maski na dito sa Amerika, hindi ho pinamimigay ang freedom. You have to work for it. And that's the reason why we are here. It's not easy, but it is a rewarding. Okay? Kaya iba mga Pilipino, nagmamalaki pa dyan. Ha? At binabatikos kami mga US Pilipino. Where in fact, we are one of the leading US dollar remittances to the Philippines that make the economy grow. From President Bongbong Marcos Jr. at per Central Bank. At yung mga economy natin just ang economy natin just sa Pilipinas, we are the leading Asian economy in Asia. Okay, in whole Asia, we have edge China for this matter. When it comes to percentage of gross domestic product at 5.7%. Okay? That is magnificent. Kung meron man inflation, it is being attended by President Bongbong Marcos Sr. Yung kanyang bagong patakaran is to lower the taxes for our rice product, for our rice importation. Kasi kailangan po yan eh. Kasi pag mataas ang presyo ng bigas dyan sa Pilipinas, it affect inflation, the inflation rate. Kaya kailangan nung ibaba yan. Pag naibaba ang prices ng rice with reduced taxes to our importation of prime commodities, ay tataas, so ay bababa ang ating inflation rate. Kasi malakas na yung economy natin eh. Economy natin. While attending to improve rice production, ang ginagawa ho ng ating Pangulo ay meron na siyang solar program na gagawin dyan sa Pilipinas. Tayo na magtulong-tulong, napag-unan ang mahal natin bayan. Panahon na pagbabago, maayos ang mga dapat ayusin. Pagbabago, sa pag-asenso, magsikap na mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, ibigin natin ang sariling atin.
ko sa pag-asenso. Pagsikat na mabuti ng binhawa tayo. Malaki natin sa mundo at di umalas ang bagong Pilipino. Kaya ayan, no, you know, yung importation natin ay less tax, no, less tax, but nagko-concentrate to si two prong ang ginagawa nating pangulo ay gagamit na siya ng solar to protect yung ating mga generator to run the different dams that we have there using a solar panel, okay, para mag-generate at lumakas ang presyo ng tubig sa ating mga irrigation. What ang tawag niya dyan ay rehabilitation of our existing dams in order to generate more electricity, to generate water to our agricultural area like in Cagayan and other provinces, at yung for drinking. Kasi kailangan ho yan atin yung drinking. And ang payo ko lang nga sa ating Pangulo ay we need to or to the Congress is to enact a law to through a bill generating 1 billion trees annually. Okay? Kung 1 billion trees, at least 1 million trees, kundi 1 billion. Pero kung maaari, gawin natin 1 billion. Okay? Talaga excessive yan. Siguro magiging green ang ating Pilipinas kasi bababa ang ating temperature kasi because of the what's going on, okay?